Good morning. So narito na ang tablet na galing sa ating paaralan mula sa ating City Government of Parañaque, mula sa ating butihing Mayor, Mayor Olivares. Sa loob naman makikita ang connector, ang headset at ang charger. Ang unang gagawin ay tanggalin ang acetate film na nakadikit sa ibabaw ng tablet. Susunod ay alamin ang mga parte nito. Power on and off. Ito naman ay para sa headset. Ito naman ay para sa volume ng sound kung malakas o hihinaan. Ito naman ay para sa charger. At sa bandang likod, makikita naman ang mga speakers. Pindutin naman ang power on button. Pagkatapos ay scroll ang screen pataas. Makikita natin ang mga applications na naka-install sa loob ng tablet. Hanapin naman ngayon ang files. Pindutin ang files. At ganito ang makikita ninyo sa inyong mga screen. Hanapin ang internal storage at i-click ito. Ganito ang makikita sa inyong screen. Hanapin ang folder ng modules at i-click ito. Makikita na ang lahat ng subjects kasama na ang folder para sa kinder. AP, English, ESP, TLE, ESP, Filipino, kinder, MAPE, Math, MTB, and Science. Paano naman nahanapin ang modules ng inyong mga anak? Halimbawa, i-click natin ang AP. So, lalabas na po dyan yung AP 1 for grade 1, AP 2 for grade 2, AP 3 for grade 3, AP 4 for grade 4, AP 5 for grade 5, and AP 6 for grade 6. Tandaan po kung ano ang grade ng inyong mga anak, yun ang folder na ating i-open. Halimbawa, AP, may makikita po kayo dyan document file and PDF file. So, buksan lamang po natin ang PDF file ng modules. I-click po natin yung AP Week 1. So, ayan na po, lumabas na po ang modules for AP Week 1. Ayan po. So, no need na napumunta sa school para kumuha ng printed modules dahil pre-downloaded na po ang ating tablet ng mga modules na sasagutan ng mga bata. Kapag maghahanap ka naman ng ibang subjects, i-click lang po itong arrow back mula sa AP. Ayan, arrow back. Click lang po yung back. Ayan. So, ayan na po yung mga subjects ulit. So, halimbawa, sasagot ka ng Filipino. Ayan, click po. Sample, Filipino 2. Ayan. So, yung Filipino 2, mga naka-PDF files na po yan. So, i-open mo na lang po. At lalabas na yung modules for Filipino 2 Week 1. Para sa mga kinder naman, hanapin ang folder ng kinder. So, sa kinder po, lalabas yung learning activity sheets at mga PDF files ng kanilang mga modules. Ayan, click po natin. So, andyan na po yung mga learning activity sheets ng mga bata from week 1 to week 10. Ayan, buksan po natin yung week 1. So, ayan na po yung week 1 for kinder. Ayan po yung gawain 1, gawain 2, gawain 3, gawain 4. Narito naman ang mga gawain sa ikalawang araw.
gawain 1, gawain 2, gawain 3, gawain 4, gawain 5, gawain 6. Ayan naman sa ikatlong araw. Ayan naman yung sa para sa ikaapat na araw at sa mga susunod pang mga araw. Sa folder pa rin po ng Kinder, makikita ang PDF files ng mga modules. Ayan po. So, from week 1 hanggang week 10 po, complete na po yan. Ito po yung module nila for week 1. At kung gusto niyo naman po mag-connect sa internet, hanapin lamang po yung settings at yung network and internet. At pwede niyo nang i-on ang inyong Wi-Fi connection. I-enter lamang ang password para kayo ay makapag-connect. So once connected na po, so, pwede na po tayong gumamit ng mga online applications like Google Meet, YouTube para manood ng mga educational videos, and other online applications. Tandaan, una, pindutin ang power on button. Pangalawa, i-scroll up ang screen. Pangatlo, hanapin ang file at i-click ito. Pang-apat, hanapin ang internal storage at i-click din ito. Panlima, hanapin ang folder ng modules at buksan ito. At pang-anim, hanapin ang subject na sasagutan ng mga bata ayon sa kanilang baitang. At maaari na tayong sumagot sa ating mga modules. Tandaan po, kailangan po nating ingatan at pangalagaan ang tablet na ipinahiram po sa atin. Maraming salamat po!